Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga Capricorn. By the way, this is twin flame and soulmate reading, no? Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. Also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Capricorn. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito, okay? So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng likes, comments, shares. Okay, so start na po natin ang reading mo. So, we do have your Page of Wands. This is your energy, pero pwede magkapalit-palit ha. Pwede maging person mo ito. Take what resonates. Aries, Leo, Sag. So, sa nakikita ko dito, I feel like you're trying new things, no? Maaring meron kang... May bagay ka kasing hindi maiwan eh, or hindi mapakawalan, parang ganon. And might be, inalam mo ito, yung iba sa inyo, you're watching this reading. Pero, yung certain person na nasa isip mo ngayon, hindi siya yung nakikita natin dito. Okay? Someone in the past ang nakikita natin dito. And ang tinitingnan mo, looking forward ka, kung ano ba ang mangyayari sa iyo ng maaari nitong taong, kasi nakikita ko ikaw ang humahabol dito sa taong to. Kumbaga siya yung tipong hindi mo kayang pakawalan. Siya yung tipo ng taong hindi mo kayang i-let go. Okay? And maaaring maging lesson itong taong ito sa iyo, no? And yeah, yung iba sa inyo might be focused sa, we do have your travel, so pwedeng ang focus mo is travel, or kung hindi man, on yourself, moving on, no? We do have your forgiveness. May mga bagay kasi, may mga rason kung bakit may mga taong dinadaan or dumadaan sa buhay mo para bigyan ka ng lesson. And kung itong taong to ay hindi na naging maganda para sa iyo, why not let it go, diba? Kasi yung iba naghahabol or pumupunta or nagchichase sa maling tao kasi marami rin namang rason. Pero definitely, sometimes, kapatawaran lang ang kailangan mong gawin para magkaroon ka ng katahimikan. Kasi I feel like for some of you, you're still longing for someone. Pwedeng ex, pwedeng currently in a relationship pa lang kayo, pero this is a challenge for you with the adversity. So, itong challenge na ito, kailangan mo siyang makayanan. Itong person na ito, no, certain person na nasa isip mo, na nandyan para turuan ka ng leksyon. And we do have here regrets. I know that I cannot change the past. So, maraming, ano dito, maraming naging parang I don't know, pero pwedeng marami kayong pinagdaanan nitong person na ito na that has something to do with the past. And kaya ikaw yung naghahabol, ikaw yung gumagawa ng movement. Which is, lesson lang naman yun eh. Lesson lang itong taong to, itong connection na ito. But we do have your love, you're still loving this person. Yun na nakikita natin, you still love this person. Which is, ito lang naman ay pinakita sa'yo itong taong ito to teach you discipline para turuan ka ng leksyon para maging mas better person ka. Alam mo kasi, bago ka mapunta sa soulmate, sa twin flame mo, sa tamang tao para sa'yo, may mga dadaan talagang tao sa buhay mo para turuan ka ng leksyon. And ngayon, nandito ka sa stage ngayon na kung sino man yung taong iniisip mo, na nararamdaman mo, kahit anong mangyari sa connection ninyo, sa relasyon ninyo, yung iba sa inyo still in a relationship, ay bakit hindi mo mabitaw-bitawan, it is because hindi pa natatapos yung lesson niya para sa'yo. Parang ganun, parang not unless matutunan mong mahalin ang sarili mo. Yun kasi yung pinaka-lesson dyan eh, yung kailangan matutunan mong mahalin ang sarili mo. Yung iba sa inyo, pwedeng karma, bad karma, no? Pwedeng may kinalaman sa, I don't know, kasi yung iba dito nakikitaan ko ng, maaaring may mga ginawa ka nung mga previous years, no? Teenage years mo, college days mo, yung iba sa inyo, na nag-cause para karmahin ka ngayon. So, this could be your karma that you're dealing with.
So, etong soulmate connection na ito, na lumabas dito, hindi yung person na nasa isip mo ngayon. We do have your Three of Cups. This is someone from the past. Friendly energy, wanted to reconcile. Ito talaga yun. Ito talaga yung person na soulmate or twin flame connection na siya talaga yung dapat para sa'yo. But we do have your Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy sa ngayon. Lumalabas ka sa dreams nitong person na ito. Gusto niyang maging masaya, so maaaring nagko-concentrate siya dun sa kaligayahan niya. Time with his friends or her friends, ayan. And maaaring sa ngayon, there's this death card right here, so pwedeng may ending between the two of you. So maaaring hindi mo pa, yung iba sa inyo, if this is a soulmate, hindi mo pa nakikilala itong taong to with the Three of Cups. Okay? So, possible magre-reconcile or magkakaroon pa lang kayo ng pagkikita. Or, para naman dun sa iba, kasi alam mo rin naman sa palagay mo, sa kutob mo, pwedeng nakilala mo na itong taong to. Pwedeng part of your friends. Pwedeng someone from the past. Malalaman mo yan, no? Pero, sa ngayon, just wait. We do have your The Hanged Man. Just wait. Just wait. Hindi pa natatapos ang lesson mo eh. And maaaring yung person mo, may mga pinagdadaanan rin siyang desisyon. Sa ngayon, trust the situation kung ano man yung nangyayari. And your person is actually the kind of person which is an honest kind of person. Tinatry nga lang niyang balansehin ang buhay niya sa ngayon. And this person could give you protection. We do have your courage. Meron siyang sinasabing isang salita eh. Okay? And maaaring hindi ka pa nga tapos sa dapat mong gawin ngayon. Lalo na if you're traveling, no? Yung iba sa inyo, you might be married or pwedeng may marriage involved sa situation. We do have your Justice, Libra energy. And yun yung nagko-cause para magkaroon ng boundaries or pag-itan sa inyong dalawa, itong marriage na ito. And maaaring yun yung hindi mo magawang iwan, yung person na ito, lalo na kung married kayo, no? Yun, nandun yung sense na hinahabol at hinahabol mo siya kasi pakiramdam mo, kailangan mo siya or kailangan siya ng, if there's children, kailangan siya ng mga anak mo. But definitely, this person, the right one for you ay nandyan, would like to give you commitment. Kaya lang, we do have your life purpose. So, sa ngayon, feeling niya matatag siya, matibay siya, no? Kasi maaaring feeling niya, ay, wala akong kailangan ngayon, sarili ko lang. But definitely, this person really needs you. Hindi nga lang niya may pakita. Or wala pa, pwedeng hindi mo pa nga kilala eh. Kasi nga, hinahanap mo pa yung sarili mo. And sa ngayon, maaaring hindi mo pa nakikita itong person na ito kasi concentrated ka dito sa mga problema mo with this person. Pwede namang hindi problema, no? If you're married or in a relationship, pwedeng hindi problema, pero hindi ka makaalis dyan kasi nahihirapan kang bitawan siya. And with regards to this person, new person na dumadating dito, we do have your love. So there's a lot of love na kayang ibigay sa iyo nitong person na ito. But, you know, alamin natin yung ano ha, yung outcome nitong reading na ito. We do have your The Magician. Wow. Okay, something is cooking. Ibig sabihin, hindi pa totally finished. Yung sa inyo sa ngayon, maaaring nag-end. Or, take what resonates, yung iba bago pa lang talaga itong person na ito. Hindi mo pa nakikilala. Yung iba maaaring nakilala mo na, pero babalik. Mm-hmm. And we do have your The Magician. So, something here is cooking or may niluluto sa inyo. Maaaring hindi ka pa handa. Alam mo yon, bago kasi i-present ang taong ito sa iyo, dapat ready ka na, luto ka na, di ba? And ganun din naman siya. So, maaaring ngayon, dumadaan siya sa mga problema or anuman na makakapagpatatag sa kanya. And ganun ka rin naman. Which is possible that you are stuck in a situation pa dito. And we do have your The Star, okay? Yeah, this is your wish fulfillment. Ito talaga yung pinakahihiling mong tao. And time will come, magkakaroon ng pagdedesisyon dito. And I don't feel like magiging madali yung decision because of the boundaries, diba? Dahil dun sa boundaries na inilagay mo. Okay, so possible that you're already married or in a relationship na hindi mo mabitawan or hindi mo
maiwan. And ngayon, magkakaroon ng pagpili and hindi alam kung anong pipiliin dito. So, we do have here the Fool. Someone here needs to take a risk. And mas nakikita ko sa side mo yon. So, maaaring kailangan mong mag-risk. May mga kailangan kang ibitawan, itapon. Or yeah, something toxic na kailangan mong... Kasi alam mo yon, parang nakakamoy ako ng amoy aso. I don't know, but some of you pwedeng merong hampet na aso. Yeah. For what I can see here with the Fool, you need to take a risk. Sometimes, kung kinakailangan na i-let go, i-let go. Kasi may tao naman na dadating dyan. And hindi makakarating pa, lalo na kung soulmate connection ito, hindi basta-basta makakarating itong taong to. Kung hindi mo pa natatapos itong lesson sa buhay mo, which is yung person mo dito na hindi mo mabitawan pa sa ngayon. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all guys again, and bye-bye.